Good day sa inyo guys. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga binili kong accessories / upgrades para sa aking motor na Honda Click 125i version 2. Kaya ano pang inaantay natin? Tara, simulan na natin to. Unang-una guys ay ang matte visor na nabili natin sa Lazada for only 168 pesos. Talaga namang nakadagdag ng angas para sa ating motor. Sunod naman ay ang MotoWolf phone holder version 3 na nabili ko lang sa halagang 465 pesos sa Shopee. Medyo mababa yung price na nasa image dahil may discount tong nakuha ko. Next naman dyan ay ang Street King side mirror or minsan tinatawag na MHR side mirror na nabili ko naman sa Shopee for only 623 pesos. Nakadagdag din to ng pogi points sa ating motor kasi mas dumiit na yung side mirror kumpara dun sa may stock. Sunod naman natin itong RCB hand grip or handle grip na nabili ko dito sa local shop sa amin for only 400 pesos. Palit ako neto kasi mas maganda yung grip or yung feeling niya sa kamay kesa sa stock. Next naman natin ay ang Vario 125i emblems na nabili ko sa Shopee for 193 pesos. Pinalitan ko ng emblems yung sticker ng motor ko dahil mas prefer ko yung minimal na design. At isunod naman natin dyan itong TTGR E-Series disc na nabili ko sa Shopee for only 580 pesos. 260mm ang sukat ng disc na to kaya sulit na sulit para doon sa mga gustong mag-convert into bigger disc. At dahil tapos na tayo sa disc, isunod naman natin tong Michelin Street Pilot version 2 tires. Alam naman natin na madulas ang stock na gulong ng Click kaya ito agad yung una naming pinalitan para iwas aksidente na din. Nakadagdag din to ng forma sa motor natin dahil mas malaki nga yung ipinalit namin na size ng gulong compared dun sa stock. Next na ay itong Natong flat seat na nabili naman namin dito sa local shop ulit sa halagang 1,600 pesos. Nagpalit ako from stock to flat seat para mas maabot ko yung sahig or lupa kapag naka-idle tayo sa traffic. Nakadagdag din to ng forma dahil sa red stitching niya. Next naman dyan guys ay ang HRC radiator cover. Ito naman ay nabili ko sa Shopee for 800 pesos. Nagpalit ako neto para magkaroon nga ng dagdag na forma ang ating motor at maganda rin kasi yung kanyang mesh style at saka CNC metal siya. Isunod na agad natin itong tire hugger na nabili ko naman sa Shopee for only 348 pesos. Hindi lang ito pamporma dahil nakatulong din to para hindi agad dumumi yung bandang likod ng ating mga motor. Next naman dyan ay itong RCB MB2 shock 310mm na nabili ko for 2,500 pesos. Bukod sa maporma siya, nakatulong din to para bumaba yung motor at mas dumali ang pagbabalance kapag nakahinto tayo sa traffic. Isunod naman natin dyan itong rubber matting na nabili ko sa Shopee for only 300 pesos. Naglagay ako neto para maalagaan natin yung kines ng pinaka footboard or footrest ng ating motor. Next ay ang SEC or Sec Rise V2 helmet na nabili ko for 3,000 pesos. Hindi siya accessories ng motor pero sinama ko na din dahil bilang isang rider, kailangan gumagamit tayo ng matibay na helmet para na rin sa safety natin. Meron pa akong tatlong bagay na binili para sa motor pero hindi ko na na-video. At yan ay ang JVT Flyball 14 grams na nabili ko for 350 pesos. Tapos meron din akong biniling MotoWolf motor cover na nagkakahalagang 500 pesos. At bumili din ako nung MP8 pipe for 1,700 to 2,000 pesos na ngayon hindi ko naman na din ginagamit. So all in all guys, halos naka 18,000 plus tayo na gastos
pagdating sa accessories and upgrades natin sa motor. Ilalagay ko na lang sa comment section yung link ng mga shop na pinagbilan ko. At kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo. Yun lang guys. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.